nakamakailan lamang naging sentro rin ng balita ang kontrobersyal na pagsagip ng mga pulis sa 26 na estudyanteng lumad sa isang pamantasan sa Cebu City. Sa nasabing rescue operations, inaresto ang 2 volunteer teachers, 3 estudyante at 2 datu. Kiit ng pulisya ang mga menor de edad na nasagip, sinasanay umano upang maging child combatants para sa New People's Army. Tahasan naman itong itinanggi ng pamunuan ng University of San Carlos Talamban Campus, kung saan kanila lamang daw inaalagaan ang mga kabataang suma sa ilalim noon sa isang buckwheat school caravan. Depensa naman ng pulisya, bunga ang operasyon mula sa panawagan ng mga magulang ng mga kabataang lumad na higit isang taon nang hindi nakababalik sa kani-kanilang pamilya sa Davao del Norte. Dahil sa sunod-sunod na mga engkwentro at ulag ukol sa paghawak ng armas ng mga kabataang lumad, ilan lamang ito sa mga ebidensyang pinanghahawakan nila noon upang maipasara ang mga paaralang nagsasanay sa mga ito, gaya ng TRIPS at Alcadef. Kaya nga walang reason na magalit si Eupimia Culiamat sa akin pag sinasabi ko bakit hindi siya nagkondena dun sa partido, bakit hindi na pinasirado yung TRIPS at Alcadef. Dahil mismo yung anak niya mismo, yun ang living testimonies para sa amin. Talagang iba yung intent ng TRIPS. Hindi siya normal na education, yung tinatawag nila for non-formal. Kung hindi, yun ang facility ng school na doon minomold yung isipan ng kabataan para magiging mag-aklas para laban sa ating pamahalaan. Matapos himuking ipasara ni Pangulong Duterte ang TRIPS at Alcadef noong 2017, dito na rin nagtulong-tulong ang mga IP leaders sa lugar, lokal na pamahalaan at mga militar upang makapagpatayo ng mga IP education school na mismong kinikilala ng DepEd, kapalit ng 21 eskwelahan ng TRIPS sa bawat IP community sa lugar. Nakapagtayo kami ng school. Eventually, nakapag-enroll na yung mga bata sa school na to. Because we believe kung gusto man nating ma-shape yung future, we start with the children. Kasi pag nagsimula tayo sa bata, we are preventing another recruitment going to the NPA. Nandun ngayon ang SF, nag-protection sa mga IPs. Tapos yung mga IPs ngayon, masaya ngayon, sabi na, ito pala eh. Magagawa pala natin ang paraan na pag-graduate ng elementary, may diploma. Pag-graduate ng high school, may diploma. Happy sila, pero yun nga, kailangan bantayan kasi babalikan eh. Agad namang tinanggap at ikinatuwa ito ni Develin at iba pang residente ng Kilometer 9 dahil nabigyan ng pag-asa na maituwid ang edukasyon para sa mga katutubong kabataan sa lugar. Kung asa ang akong anak makakaton, dito na ako pa eskwilahon. Kung saan makatabang sa ila, kung asa sila makakaton, dito sila. Pero karon kay naa naman sa kaning DepEd, nagpasalamat pud ko kay naa DepEd. Nagpasalamat ko kay nisirado naman ang trip, so wa na ko choice. Din ako sa DepEd magpa-eskwela. Kay kung wa pa pud ing DepEd diri, mas layo-layo dito gayud ko sa ubos magpa-eskwela. Mao nang nagpasalamat ko nga gito ko dan pud diri ing DepEd. Kay nga na pakagagmay akong anak nasunod na nila ang insaktong pagkuan pagtudlo. Iba ngayon dahil yung mga bata ay hindi na ignorante. Pero dati mga ignorante pa yung mga bata. Ngayon hindi na yung mga bata maignorante at saka marunong na sila maggawa ng pagtayo paano mamumuhay. Magandang gabi, Pilipinas.